Magandang hapon po. Umakyat na sa 7 ang bilang na manasawi sa pagtama ng magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao kahapon. At kabi-kabila rin ang pinsala roon. Ang biglang pag-atras ng tubig sa dagat, tsunami nga pero hindi raw mapaminsala ayon sa FIVOX. Live mula sa General Santos City, nakatutok si Abby Caballero, GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby? Ivan Pia, isa ang gusaling ito dito sa General Santos City sa mga nagkaroon ng pinsala dahil sa lindol kahapon. 7 na ang kinitil ng kalamidad. Sa Southern Mindanao, pasado alas 4 ng hapon kahapon, nagbagsakan ang ilang bahagi ng kisame at mga salamin sa mall na ito sa General Santos City. Ayon sa kumuha ng video, tinamaan ng mga debris ang ilang mall-goer. Ang lalaking ito nagtamo ng injury sa paa matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng mall. Nawasak at tuluyang bumagsak naman ang kisame malapit sa sinihan ng isang pang mall. Nasa kalagitnaan ng question and answer ang mga contestant sa beauty pageant na ito ng lumindol. Nawalan din ng kuryente. May ilang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng bleachers at doon na lang kumapit. Sa Barangay Labangala, nagkagulo ang mga residente nang biglang umurong ang tubig sa dagat. Ayon sa FIVOX, non-destructive tsunami raw ito. Pero may mga bangkaring nasira. Sa Barangay San Isidro, patay naman ang mag-asawang nadagana ng concrete wall. Sa Malapatan, Sarangani, gumuho ang taniman ng mais, gulay at niyog sa gilid ng bundok. Bumagsak din ang bahagi ng isang school building doon. Wala namang nasaktang estudyante. Sa bayan ng Glan, halos magduyan-duyan ang bubong ng covered court ng isang paaralan. Malalaking tipak ng bato ang humarang sa ilang kalsada sa lugar. Isa ang nasawi sa Glan. Ang ilang residente sa bayan ng Maasim nag-akyatan sa bundok dahil sa pangamba ng tsunami. Sa Coronadal City sa South Cotabato, halos mawasak ang isang bahagi ng pader sa labas ng mall. Ivan Pia, sa ngayon nagpapatuloy ang assessment at monitoring ng CDRRMO at LGU sa mga apektadong lugar at nangako din silang magbibigay ng tulong sa mga apektado. Samantala, suspendido muna sa Lunes ang klase dito sa GenSan. Yan ang latest dito sa General Santos City. Balik sa inyo. Abby, kumusta ang supply ng kuryente dyan? Kumusta ang inyong mga linya ng komunikasyon? Na-restore na ba o meron pa bang hindi na-re-restore hanggang sa mga oras ito? Ivan, as of 6 a.m. kanina, lahat ng barangay dito sa General Santos City na ibalik na ang supply ng kuryente. Okay, maraming salamat. Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pinatututukan ni Pangulong Bobo Marcos at Vice President Sara Duterte ang pagtugon sa mga nilindol. At nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ang pagyanig ng 6.8 magnitude na lindol, nangaligaw mga bata. Nagkagulo ang ilang taga General Santos City nang biglang bumaba at umatras ang tubig sa dagat. Pero kalaunay dahan-dahang bumalik at lumaki sa pampa. Kahapon naglabas ng abiso ang FIVOX na walang banta ng tsunami. Pero bakit nga ba nagkaganito ang dagat? Ang tawag dito ng FIVOX ay non-destructive tsunami. Yan pati ang nagundong ay kabilang daw sa natural signs ng malakas na lindol. At ayon sa FIVOX, hindi dapat baliwalain ang mga ito. Agad na po tayong lumikas, mag-evacuate para na rin po sa ating kaligtasan. Ayon sa NDRMC, 7 na ang naiulat na nasawi dahil sa lindol. Kanina, nagkaroon ng emergency response cluster meeting sa NDRMC sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng bansa. Bilin niya, maibigay agad ang tulong na kailangan sa mga apektadong lugar. Ang instruction niya ay talagang paitingin yung coordination natin at to keep her looped. Napag-usapan din yung mga importance ng pagpapanatili ng yung normalcy. No? Sa mga kalamidad na katulad nito, lumalabas po ang kahalagahan ng ating mga earthquake drills at iba pang pagsasanay para sa kandaan. Manatili po tayong kalmado, matatag at nagkakaisa.
Nakatutok din sa sitwasyon si Pangulong Bongbong Marcos na nasa working visit sa Amerika. If there's something that needs to be done that cannot be done by anybody but myself, I will go home. But alam na nilang gagawin. Lahat naman ng ahensya ay sufisyente ang supplies nila, no, at stocks nila upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga LGUs. Ang DSWD may 1.4 billion pesos na quick response fund, kabilang ang mahigit 29 million pesos para sa food and non-food items. Nalinis na rin daw ang mga kalsada na nagka-landslide at nagtakda naman ng alternatibong ruta matapos masira ang isang tulay. Nasa 154 million pesos ang damages sa mga paaralan na agad daw ipagagawa. Ayon kay Secretary Chodoro, mahalagang magkaroon ng tinatawag na condition response sa mga mamamayan tuwing magkakaroon ng lindol. Kaya naman mahalaga raw na ipagpatuloy ang mga earthquake preparations tulad ng mga earthquake drills. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. At good news sa mga motorista, may rollback na naman sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. 60 centavos hanggang 1 peso ang posibleng tapya sa gasolina at diesel. Ayon sa Department of Energy, wababa kasi ang demand sa langis sa Amerika at Asia, partikular sa China. Ito rin ang dahilan kung bakit tumataas ang lingguhang inventaryo ng krudo sa Amerika. Binalot ng makapal na usok at naglalagablab na apoy ang paligid ng isang kasada sa Brazil. Dahil po yan sa wildfire na tumutupok ngayon sa Pantanal, ang pinakamalawak na wetland sa buong mundo. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagsimula ang sunog noon pang Oktubre na lumala at lumaki dahil sa mainit na panahon. Mula nitong umpisa na Nobyembre, 35,000 hektarya ng lupain na ang napinsala sa mahigit 2,000 sunog sa lugar. Matapos ang pakipag-usap kay Chinese President Xi Jinping, aminado si Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ng patuloy na komunikasyon ang Pilipinas sa China para resolbahin ang mga issues sa West Philippine Sea. Inaabangan din ang pagbalik ng Pangulo sa Hawaii kung saan na-exile ang kanilang pamilya matapos ang 1986 People Power Revolution. At mula sa San Francisco, California, nakatutok live si Mariz Umano. Mariz! Ivan, mag-alas dos na madaling araw ngayon dito sa San Francisco sa California. Naging matagumpay nga ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting. At kahit na tapos na ang summit na ito, ay mananatili pa ng ilang araw si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Amerika para bisitahin ang Filipino community sa Los Angeles sa California. At bago tumulak ng Pilipinas ay muli niyang babalikan ang Hawaii, ang lugar kung saan tumakbo ang kanyang pamilya matapos patalsikin ang kanyang ama, bunsod ng 1986 EDSA People Power Revolution. Ang halos 6 na taong pagkaka-exile ng pamilya Marcos sa Hawaii matapos ang 1986 People Power Revolution ang isa sa mga pinagdaanan ng pamilya Marcos. My father never made it back. He died in Hawaii. So that was a very trying time, those were dark days for the family and I dare say even for the country. Matapos ang mahigit 3 dekada, babalik ng Hawaii si Bongbong Marcos pero ngayon bilang pangulo na. Kukumustahin niya ang Filipino community roon at pauunlakan ang imbitasyon ng Indo-Pacific Command. Wala raw siyang ibang gustong patunayan sa kanyang pagbisita roon. Now, of course, Honolulu and Hawaii in general have a different dimension also because nga, that was the time that we were in exile. I really want to go and see my old friends. These were the people who fed us. They brought us clothes. Kung hindi sa kanila, I don't know what would have happened to us. Wala naman daw siyang nararamdamang galit o sama ng loob sa mga nagpatalsik sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. I don't need to forgive them. I never blame them for ganun ng, that's the thing, that's how things happen. If they truly believe what they were, indeed, I think siguro by now you I hope by now you have realized hindi ako nang member personal. They don't need my forgiveness. If they want it, I'll give it to them. Bago ang biyahe ng Pangulo sa Hawaii, naganap ang hiling niyang makausap si Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Leaders Meeting. Simply, once again,
voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision. Whenever this issue comes up, I always bring up the plight of our fishermen. Aminado ang dalawang leader na may problema talaga sa South China Sea, pero di raw ito ang dapat magdikta sa ugnayan ng dalawang bansa. We really should view this as a work in progress. It's a process. There's no one thing that we will do that will solve all the problems. We have to continue to communicate. Sa kapihan sa media, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niluwagan ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund para lang mapaunlakan ang ilang mga opisyal. Nagkaroon din ng pagkakataon na magpulong sa pamamagitan ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos at Peruvian President Dina Boluarte na inimbitahan siya para sa isang state visit sa Peru. At nagkaroon din ng pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos na makapulong ang mga TikTok officials para naman sa potensyal ng online selling. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa San Francisco sa California para sa GMA Integrated News. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Ingat, maraming salamat, Mariz Umali. Nagbangga ng isang motorsiklo at isang delivery rider sa intersection ng Abad Santos at Padre Alge sa Tondo, Maynila. Sabi ng sugatang delivery rider na may kargang cake, maingat daw siya sa pagliko sa kaliwa nang mag-green ang traffic light. Pero mabilis daw na lumitaw ang kasalubong ng motorsiklo. Parehong tumalsik ang mga sakay ng motorsiklo na ayon sa delivery rider ay tila nakainom daw. Nag-usap na raw sila ng nakabanggaan at nagkasundong mag-areglo. Tumangi magbigay ng pahayag ang magkaangkas na nagpapagaling sa ospital. Naaresto ng mga pulis ang isa sa mga posibleng suspects sa pagpatay sa radio DJ sa Misamis Occidental na si Juan Humalon o alias DJ Johnny Walker. Sa isang bypass operation, nahuli ang suspect na sangkot umano sa pamaril sa isang municipal engineer noong October 2023. Pinaniniwala ang sangkot din siya sa kaso ni DJ Johnny Walker dahil nag-match sa ballistic at cross-matching examination ang mga basyo ng bala mula sa bahay ng DJ sa kaso naman ng engineer. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, ang suspect sa kaso ng engineer ay posibleng isa sa dalawang unidentified suspects sa kaso ni Humalon. Maaring ito raw ang lookout ng mangyari ang krimen. Nasa Malila Popcorn ngayon ang Japanese actor at Zoro ng One Piece live action na si Makin Yu. Gayun din ang mga bagong gaganap na sangre sa Encantadia Chronicles na may unang pasilip na. May chika si Katatibayan. Mainit na sinalubong ng Encantadics ang apat na sangre na sina Faith Da Silva, Kelvin Miranda, Angel Guardian at Bianca Umali sa 2023 Manila Pop Culture Convention. In character sila as Flamara, Adamus, Dea at Terra. Dito unang beses ding ipinakita ang teaser na Encantadia Chronicles Sangre. Kinalibutan daw ang mga bida sa paunang pasilip sa sangre. Kahapon pa namin pinag-uusapan. Yun yung inaabangan namin kasi ang tagal din namin yung show. Yeah. This is the first time na makikita namin yung sarili namin in character. I felt very emotional nung napanood ko talaga yung clip. Kasi, ayun nga, ang tagal na namin siyang binubuo na to see it with my own eyes, na eto na talaga yun. Visually, wala akong masabi. Yung effects talaga, yun ang inaantay ko eh. Kasi syempre, napanood naman natin ang Voltes 5. At saka yung standards natin talagang itinataas ni Direk Mark. Sa ngayon, toto na ang kanilang trainings para sa Biggest Kapuso Fantasy Series. Nag-workout ako sa bahay, also nagmamaytay ako ngayon, para lang din syempre, alam mo yun, masanay ako sa mga movement. Para pag talagang nag-training na kami for sangre, hindi na ako nangangapa. Combat sports and syempre, inaaral ko rin yung ancient words. So, medyo mahirap siyang i-pronounce. Kapag hindi ka sanay, so kailangan sanayin, gamahin mo talaga yung dila mo na sinasabi mo siya para pag sinabi mo siya is madulas. Mapaparoon ang full teaser na Encantadia Chronicles Sangre sa All Out Sundays bukas. Mainit din sinalubong sa Manila PopCon ang Japanese One Piece star na si Makin Yu na meron ding fan meet sa Lunes.
I'm feeling a lot of love from my fans. I'll see you guys all there. Dream come true para kay Makenyu na gumanap na bida bilang Roro Noah Zoro sa sikat na series na One Piece. At malapit sa puso ni Makenyu ang mga Pinoy dahil may mga Pilipino rin siyang kaibigan. I'm looking very forward to meet Manny Pacquiao. I grew up watching him. So we were talking, I had Filipino friends when I was in middle school, and we were talking about his fights. A collaboration soon. Oh, and the acting industry, yes please, yeah. That'll be special, that'll be cool. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, 37 araw na lang bago magpasko, may mga nakatanggap na ng Christmas bonus. Kaya naman, nagsisimula na mag-Christmas shopping. At Christmas feels na nga sa Taytay Rizal, natakbuhan ng mga nais makamura sa mga damit. At nakatutok doon live, si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia. Sa karaniwang araw ay bukas itong mga tiyangge sa Taytay Rizal na nga 8 a.m. hanggang 9 p.m. Pero pag ganitong Kapaskuhan, pagpasok ng buwan ng Disyembre ay mag-e-extend itong mga night market na hanggang alas 12 ng hating gabi. Alaskado sa mga kasama niya si Mighty. Nakuha na kasi niya ang 13th month pay, kaya heto, maaga rin ang kanyang pag-shopping sa tiyangge sa Taytay Rizal. Sana all. Iabot kaya yung presyo kaysa sa mga mall para madaming mabili sa 13th month pay. Kilalang garments capital ng bansa ang Taytay. Maraming tindahan dito ng murang damit. Pero bukod dyan, may mga laruan, abubot at gamit sa ilang kilalang bilihan. 200, 100 at kahit pa 50 pesos daw ang budget, may mabibili ka. Kaya naman ang ilang ninong at ninang nagka-canvas na ng pautay-utay. Nagre-ready lang para sa Pasko. Sana mag-discount si ate. Pag Christmas season, andami na po tao sobra eh. Kaya inagahan na po namin. Ang negosyanteng si Abdul, kabisado na raw kung ano ang mga patok tuwing Kapaskuhan. Yung pampapogi, pampaganda, tulad ng mga t-shirt, mga short, ganyan. Tsaka yung karamihan rin yung mga makeup para gumanda, tulad ni Inday. At kahit wala pa masyadong benta, basta nakakasalamuha ang mga suki, happy na rin daw sila. Mas marami po yung namamasyal kaysa bumibili. Sana bumili sila. Para naman sa mga gusto lang maglibang at mamasyal sa bahaging ito ng Rizal. Gabi-gabing matutunghayan ang malaking Christmas display na ito sa plaza sa harap ng pamilihang bayan ng Taytay. Pia, yung Christmas display na yan dito sa may Taytay Rizal, ito pinapakita natin sa ating live video. No? Pagpatak ng alas 6 ng gabi ay mapapanood na yung show na yan na tumatagal ng lampas sa 20 minuto, mga 22 minutes daw to be exact. No? At ilang beses itong magtatakda itong program o tatakbo itong program gabi-gabi every 45 minutes starting 6 p.m. Pia? Maraming salamat at happy shopping ha, Cedric Castillo. Top 3 si Michelle D sa mga candidates ng Miss Universe 2023 pageant base sa beauty pageant website ng Missology. Full support naman ang mga loved ones ni MMD na nasa El Salvador na rin. Narito ang aking chika. Stunning in her red swimsuit. Elegant in her green evening gown. Unique in her pasabog na airplane national costume. Michelle D definitely brought her A-game sa Miss Universe preliminaries. Libo-libo ang well-wishers ni Michelle sa social media. Kung confident si Michelle sa pageant, magkahalong kaba at excitement naman ang nararamdaman ng mga kaibigan niya. We've seen her put all of her like sweat and tears and blood into this competition. So yeah, it's very like we're very anxious about it, but we know that God is with her.
Nasa El Salvador ngayon, si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo para sumuporta sa kauna-unang Sparkle Star na lumaban sa Miss Universe. I had the chance to see the final gown. Nung makita ko yun, parang naluha pa nga ako na parang what an idea, na ang galing naman ng idea because it was also her idea. So, oh my God, how did you think about this? It's an amazing idea. Para naman kay Filipino shoemaker Jojo Bragais, fitting na ipangalan niya kay Michelle ang footwear na isusuot ng mga kandidata. Kapag naikwento yung story ni Michelle about autism, about being part of LGBT, about being a beauty queen, alam ko na it will open up a discussion na is good also for those causes na she's been talking about. Nasa El Salvador din ang close friends niyang sina Miss Grand Philippines 2021, Samantha Pandillo, at Miss Globe 2021, Maureen Montaigne. To Michelle, please just pray, let go and let God, and I know that destiny will grant you what you've always been working hard for. My message to our dear MMD is leave everything on the stage. You are our Miss Philippines now and forever. This is your legacy, this is your destiny. So have fun and I can't wait for your crowning moment. Bukas ng umaga, oras sa Pilipinas, ang Grand Coronation Night ng Miss Universe 2023. I just want to know na mahal ko kayo. Lahat na ako may paglaban tayo. I just want all of you to know that I'm trying my best to be the best representation for all of us. Kayang-kaya natin to. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.